Diskriminasyon ay nananatiling issue sa lipunan, kung kaya't kasama nga ito sa mga paksa sa kontemporaryong issue. Hindi natin maialis na ang ilang tao ay mapanghusga batay sa iyong kasarian. At dahil nakaka-apekto ito sa tao, sa lipunan, ay kinakailangan ng pagtugon. At isa sa mga naging reaksyon ng tao at mga kinaukulan ay gumawa ng panukalang batas na tutugon dito. At isa sa panukalang batas na ito ay ang Soji Bill. Magandang araw! Ako nga pala Sir Mark at pag-uusapan natin ang Soji Bill. Ang Soji Bill, ang terminong Soji ay nangangahulugang sexual orientation, gender identity and expression. Ang bill sa Tagalog ay panukalang batas. Ang panukalang batas na ito, ang layunin ay tuldukan o pigilan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng kaukulang parusa, sa pamamagitan ng pagmumulta o di kaya ay pagkakakulong. At ang ibang katawagan nito ay Equality Bill o di kaya ay Anti-Discrimination Bill. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Soji Bill o Soji Equality Bill, nung panahon pa lamang ng dating Senator Miriam Defensor Santiago, ay nag-file na siya ng discrimination bill noong 2000 sa 11th Congress pero hindi ito pumasa. Noong 13th Congress, nag-file ulit siya at tinawag ito na Employment Non-Discrimination Bill pero hindi ito pumasa. Noong 14th Congress, nag-file ulit siya at tinawag ito na Anti-Gender Discrimination Bill pero hindi ulit ito pumasa, na-scrap ito. Noong 15th Congress, nagkaroon ulit ito ng panibagong version na tinawag na Anti-Sexual Discrimination Bill. Pero na-scrap ito, hindi pumasa, hindi naging batas. Noong 16th Congress, panibagong version, hindi pa rin pumasa. 17th Congress, panahon ni Representative or Dinagat Island Representative Arlene Bagao, nag-file siya ng House tinawag ito na Soji House Bill pero hindi pa rin pumasa. At yung panibagong version, sumunod na version ay final ni Bataan First Representative General Dean Roman at Akbayan Party List Representative Tom Villarin at itinawag ito na Soji Equality Bill at may counterpart ito sa Senado kay Senator Risa Hontiveros. Nakapasa ito sa third reading sa Kongreso pero sa Senado hindi ito nakapasa. So, sumatotal, hindi ito naging batas, ang Soji Equality Bill. Kinikilala kasi ng Soji Equality Bill ang karapatan ng bawat tao, anuman ang kasarian, anuman ang political na paniniwala, anuman ang grupo, anuman ang relihiyon nito, anuman ang edad nito. Kaya ibig sabihin lamang nito na kinikilala o pinoprotektahan nito ang karapatan ng LGBTQ o LGBTQIA+. Sa mga may hakda ng Soji Equality Bill at mga taong sumusuporta nito, ang sagot sa tanong na ito ay malaking hindi sapagkat ang bawat tao may kanya-kanyang Soji o sexual orientation and gender identity and expression. Lahat tayo may kanya-kanyang sexual orientation, gender identity and expression. Ibig sabihin lamang nito ay proprotektahan ka ng panukalang batas na to. Kung maging batas man ito, anuman ang sexualidad mo o kasarian mo. Kung magsasaliksik kasi tayo, ano ang mangyayari sa panukalang batas kung sakaling hindi ito pumasa? Ang simpleng kasagutan dito ay mamamatay. Sa kaso kasi ng Soji Equality Bill, ay pumasa ito sa third reading sa Kongreso pero hindi pumasa ito sa Senado. Kaya hindi pa rin ito pumasa. At noong 2019, na itala ito sa kasaysayan na isa sa pinakamahabang usapin na bill sa Senado. Kaya ayon sa mga supporters nito ng bill na to,
the more na pinapatagal ay malaki ang tsansa na may scrap ang bill na to sa pagdinig sa Senado upang hindi ito makapasa.